Nasagip naman ang mahigit 800 Pinoy at dayuhan na naging tila preso sa isang pogo hub sa Tarlac. Doon, pinipilit umano silang mang-scam at sinasaktan pa pag hindi inabot ang quota ng mabibiktima. Mula roon, nakatutok live si Jun de la Rason. Jun? Mel, naka-lockdown ngayon itong tinatayang 10 hektaryang compound na Pogo Hub dito sa Banban, Tarlac. Kaninang umaga ay nire-raid dito ng mga otoridad at dito ay nasagip ang daan-daang Filipino at foreigner na posibleng mga biktima raw ng human trafficking. Sakto ang pagdating ng mga tropa ng gobyerno kaninang madaling araw, kaya naharang ang ilang lumalabas ng compound. Pala yung susi ng sakyan. Patay, patay, patay. Nagsaning puwersa ang PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC para isagawa ang raid sa compound ng Zun Yuan Technology Incorporated. Nakakuha sila ng search warrant matapos makatakas ang isang Vietnamese at magsumbong ng pananakit at serious illegal detention. Yung mismong establishment na ito, legal, may mga papeles ano, with the PAGCOR and of course sa local government may mga papeles yan. But ang tinitingnan natin dito is how they operate. Number one, yung serious illegal detention na iniimbestigahan natin, yung human trafficking. Isinasagawa rin umano sa loob ang iba't ibang modus gaya ng love scam at cryptocurrency scam. May mga ano yan eh, may mga kota-kota sila diyan, ano. Kailangan makakuha ka ng at least 10 mabibiktima mo. O kaya hindi ka pumasok sa quota and then nananakit na sila para ikaw ay magtanda. Extensive search is still ongoing sa mga buildings. And we understand that there is an underground establishment and maybe a tunnel which we're looking for. So, possibly, meron din silang torture chamber dito. Ngayong hapon, nasa mahigit 800 Filipino, Chinese, Malaysian, Vietnamese at iba pang foreigner ang na-rescue. Inaasahan ng mga otoridad na madaragdagan pa ito dahil ilang bahagi pa lamang ng compound ang kanilang nahahalughog. Hawak na rin daw ng mga otoridad ang mga suspect. May mga nakumpiska rin mga armas na nakuha sa mga kwarto. Aalamin pa kung legal ang mga ito. Maghahain din ng warrant ang PNP Anti-Cybercrime Group para makumpiska at masuri ang mga computer at iba pang gadget sa loob. Bago mag-gabi, Mel, ay dumating dito sa compound ang mga taga Bureau of Immigration at hanggang ngayon ay ongoing yung ginagawang checking sa mga immigration papers ng mga POGO workers na nasa loob. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.